Totoo ba na pwedeng mawala ang iyong kaligtasan? Isa ka din ba sa mga Kristiyano na nangangamba at nag-iisip ng ganito? What if hindi na ako ligtas? What if hindi na ako kayang patawarin ng Diyos dahil sa mga kasalanan ko? What if sinukuan na ako ng Diyos kasi madalas akong absent sa church? At totoo kaya yung sinasabi ni Pastor na buburahin ng Diyos ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Isa din na ako sa mga nagtatanong ng ganito dati. Nakaka-stress nga naman talagang isipin ang mga bagay na ito, lalo na kung hindi natin alam ang sagot. Kahit kung isa ka din sa mga nagtatanong ng ganito, ang bidyong ito ay para sa iyo. Sa part 1 po ay tinalakay natin ang assurance at security ng ating kaligtasan na ibinigay mismo sa atin ng Panginoong Jesus. Malinaw doon na ang assurance at security na ito ay exclusive lamang sa mga tupa ng Panginoong Jesus o ang mga tunay na sumasampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kung di nyo pa po ito napanood, ilalagay ko po yung link sa description ng video ito. Ngayon po ay ipagpapatuloy na natin ang pag-aaral sa mga katotohanan sa Biblia kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Ikalawang katotohanan na ating pag-uusapan kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Dahil ipinangako ng Diyos na kailanman ay hindi niya buburahin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Totoo po ang inyong narinig, ito po ay isang pangako mula sa Panginoong Jesus. Take note, ito ay pangako ng Diyos sa mga tunay na mananampalataya o mga tupa ng Panginoong Jesus. Sila yung mga tunay na sumasampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang pangakong ito ng Panginoong Jesus ay mababasa natin sa Revelation chapter 3 verse 5 na ito ang ating mababasa. He who overcomes shall be clothed in white garments and I will not blot out his name from the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Pag-aralan po natin ang mabuti ang verse na ito dahil sa ibang mga bumabasa, ito umano ay malinaw na nagsasabi na ang pangalan ay posibleng mabura sa aklat ng buhay. Dahil kapag hindi ka umano magtagumpay, ang pangalan mo daw ay buburahin. Ngayon mahalagang masagot muna natin ang tanong na kailan ba ibinigay ng Diyos ang victory na ito? Well, kung babasahin po natin itong mabuti, ang nakasulat ay He who overcomes. At hindi naman po sinabing if he will overcome. So, hindi po ito conditional. Hindi po ito condition sa mga magtatagumpay sa hinaharap. Kundi, ito po ay isa ding assurance o affirmation mula sa Panginoong Jesus. Para kanino? To him who overcomes. Overcomes, ito po ay malinaw na present tense. Kung titingnan din natin ang original Greek text nito, ang nakalagay is nikao. Ito po ay first singular present indicative, means to win, be the winner, or conquer. Ibig sabihin ito ay present tense at yung word na nikao ay mula sa word na nike, means victory. Kung ito ay tagumpay ngayon, ibig sabihin hindi ito kondisyon ng iyong performance na susukatin sa hinaharap. Dahil ang basihan ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay naligtas lamang dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus o sa totoong gospel. At hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito ay malinaw na sinasabi ng Biblia at hindi ito mapasinungalingan ni numan. At ito ay mabasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos na ligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So, malinaw na never magiging basihan ng Diyos ang ating mabubuting gawa para tayo ay maligtas. So, harmonize ito sa sinasabi ng Revelation 3:5 na ang victory na tinutukoy dito ay hindi kondisyon ng ating performance. Ngayon, ito ang importanteng tanong na dapat itanong natin sa ating sarili kasi ang sabi ng Panginoon, He who overcomes. Tanongin natin ang ating sarili, tayo ba ay talunan? Ikaw ba ay isang loser? Kaya ka ba kinakabahan ngayon na baka mabura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? O mayroon ka bang sariling tagumpay?
Ito ba talaga ay tungkol sa iyong sariling tagumpay o sa tagumpay ng ating Panginoong Jesus? Well, kung ang pag-uusapan ay ang sarili nating tagumpay, mga kapatid, talagang never ito magiging sapat sapagkat ang ating performance ay hindi perfect at never magiging perfecto sa paningin ng Diyos dahil ang pinakmabuti nating gawa ay basahan lang sa paningin ng Diyos. Ngayon, pag-isipan po nating mabuti, mga kapatid, saan ba tayo nakatayo? Saan ba tayo nakaangkla? Ano ba ang inaasahan natin na dahilan ng ating kaligtasan? Sarili ba nating mga gawa at kakayahan o ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus? Tagumpay mo o tagumpay ng ating Panginoong Jesus na ibinigay sa iyo? Dahil kung sariling tagumpay natin ang pagbabasehan, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, siguradong hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos na sinasabi sa Romans 3:23. Kung sariling tagumpay ang ating pagbabasehan na hindi man lang naisulat sa aklat ng buhay ang ating pangalan, pero kung ang pag-uusapan natin ay ang tagumpay ni Kristo na ibinigay sa atin, ang sabi ng Biblia, tayo po ay tagumpay na. Ito ay mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Binibigyan, ibig sabihin, ito ay present tense. Sa mga English translations, ang nakasulat, He gives us victory. Remember the word ni Kay? Hindi po sinabing He will give us. Ang sabi, He gives us. Ito po ay maliwanag na present tense. So, kailan ibinigay ang tagumpay? Ngayon mismo. So, ano ulit yung overcomes sa Revelations chapter 3 verse 5 na una nating binasa? Present tense. Meaning, it is a present condition. It is a statement of fact mula sa Panginoong Jesus mismo that we are an overcomer. Kailan? Ngayon mismo. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pananampalataya mo doon, you are an overcomer. Ang sabi, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay. Sa English ang nakasulat, But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. So ayon sa verse, paano natin nakuha yung tagumpay? Binibigyan tayo ng Diyos. Bigay. Pagbigay po ba pinaghirapan? Hindi po, dahil ang tagumpay o ang kaligtasan ay isang regalo. Ayon sa Romans chapter 6 verse 23 at sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na binasa natin kanina. So ayon ulit sa verse, paano natin nakuha yung tagumpay? Sarili mo bang tagumpay? Hindi po. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, walang ibang dahilan ng ating tagumpay kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Hindi ikaw ang lumaban para magkaroon ng tagumpay. Si Jesus ang lumaban. Tinalo niya ang kalaban, ang kasalanan, ang kamatayan, ang mga sakit. Si Satanas, tinalo niya sa krus ng Kalbaryo. At nung nanalo siya, inabot niya sa atin ang kanyang tagumpay. Kung tatanggapin mo ito at sasampalatayanan. Sa paningin ng Ama, tayo ay mga tagumpay dahil ang tagumpay ng anak ang kanyang nakikita. So, tanungin ulit natin ang ating sarili. Hindi ka pa ba tagumpay? Kung ikaw ay tunay na sumasambalataya sa Panginoong Jesus, loser pa rin ba ang tingin mo sa iyong sarili? Hindi po, dahil tayo ay mga tagumpay na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi magtatagumpay pa lang, panalo ka na, regardless of your struggles. Pag tiningnan tayo ng Diyos Ama, ang nakikita niya ay ang tagumpay ng kanyang anak. Kaya't kung ikaw ay tunay na sumasambalataya sa ginawa ni Jesus, ikaw ay tagumpay sa harap ng Diyos. Basahin din po natin ang Romans chapter 8 verse 37. Ang sabi, Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. So, we are, ibig sabihin present tense, we are more than conquerors ngayon. Hindi po sinabing we will become more than conquerors someday. Hindi po. Kailan? Ngayon mismo. Remember, He who overcomes, Revelations 3:5, present tense. He gives us the victory, 1 Corinthians 15:57, present tense. At ngayon, we are more than conquerors, Romans chapter 8, verse 37, present tense. So, tanungin ulit natin ang ating sarili. Ano na tayo ngayon? Nagtagumpay na o magtatagumpay pa lang? Loser pa rin ba tayo ngayon? Hindi na po. We are an overcomer. Consistent po ang sinasabi ng Biblia. We are an overcomer. We are victorious. And we are more than conquerors. Paano? Through Him who loves us. So sa pamamagitan pa din ni Jesus, consistent po ang Biblia.
tayo ay tagumpay hindi dahil sa ating sariling mga gawa, kundi sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesus. Nauhalagang maunawaan din po natin ang sinasabi na yet in all these things, we are more than conquerors. Yung tinutukoy na all these things, kung titingnan po natin ang konteksto nito, mababasa po natin sa mga naunang verse na ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang mga kapighatian, kahapisan, kagutom, kahubaran, panganib o tabak, na ang mga bagay na ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus. At malino na sinabi din doon sa verse 34 na wala nang makakahatol sa atin dahil si Kristo na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. So ito ay assurance mula sa Diyos na anuman ang ating kinakaharap ngayon, anuman ang iyong struggle, ang tingin niya sa atin ay higit pa sa mananagumpay dahil sa ating Panginoong Jesus. At dahil sa pananampalataya natin sa tagumpay na ito ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, tayo ay kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 2 verse 14 na ito ang ating mabasa. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So bakit nga ba may parada ng tagumpay? Dahil ba sa sarili na nating tagumpay? Hindi po. Maliwanag na ito ay dahil sa tagumpay ni Kristo. Now ayon sa verse, kailan ka isasama sa parada ng tagumpay? Ang sabi, lagi, always. Palagi tayong kasama. Paano? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Dahil sa pananampalataya natin sa tinapos na gawa niya sa krus. Tandaan natin palagi, isinasama tayo sa tagumpay niya. Hindi ang sarili natin ang dahilan ng ating tagumpay. Palaging si Jesus ang dahilan ng ating tagumpay. Siya lang at walang iba. At ito ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para magtagumpay. Natural sa atin ang paggawa ng mabuti dahil sa kabutihan ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay tagumpay na. Ginagawa natin ito dahil sa kasiyahan, hindi dahil napipilitan. Ang sabi, at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Natural na hahalimuyak sa atin ang bango ng Panginoong Jesus. At sabi sa verse 15, para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. Malinaw na dahil lamang sa Panginoong Jesus, kaya mabango ang amoy natin sa Diyos, hindi dahil sa ating sariling efforts o mabubuting gawa. Ito ay ang halimuyak ng Panginoong Jesus na humawa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Ama, ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila at ako man ay mapa sa kanila. So kung gaano kumahal ng Ama ang anak, ganoon din ang pagmamahal ng Ama sa atin dahil sa anak. At tayo ay itinuring na ng mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. So balik tayo sa Revelation chapter 3 verse 5, ang sabi, He who overcomes. Tayo ba ang tinutukoy ng verse? Base sa pag-aaral natin, yes po. Tayo ang tinutukoy na overcomer. Hiwalay sa ating mga gawa dahil ang ating tagumpay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At may tatlong pangako ang Panginoong Hesus sa atin ng mga mananagumpay. Unang pangako, He who overcomes shall be clothed in white garments. Pangalawang pangako, I will not blot out his name from the book of life. At pangatlong pangako, I will confess his name before my Father and before his angels. Now look at the second promise, kasi ito yung ginagamit ng mga bumabasa dito na maaari daw burahin ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang sabi sa verse, He who overcomes, it refers to us na mga nagtatagumpay dahil kay Kristo. Ang sabi, I will not blot out his name from the book of life. Actually, masyado pang ang mahina ang translation na ito dahil sa original na Greek text, ang nakasulat is omei. Remember this word sa part 1, meaning never ever. Yes po, ang Greek word na omei, o means not, mei means not. So pag pinagsama natin, not o never ever. Ito ay double negative to strengthen the denial dahil nais bigyang diin ng Panginoong Jesus na hinding-hindi niya buburahin ang ating pangalan as in never.
So basahin natin ulit para mas maramdaman natin ang pangako ng Panginoong Jesus. He who overcomes, I will not, oh may, never ever, I will never ever blot out his name from the book of life. Never ever. Sa Tagalog, hinding hindi. Kailanman ay hindi buburahin sa aklat ng buhay. Walang chance na burahin ng Diyos sa aklat ng buhay ang ating pangalan. Bakit? Dahil tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil sa ating Panginoong Jesus. Tandaan natin palagi ang pangakong ito ng Panginoong Jesus. Ikaw ay dadamitan ng puti. Hindi kailanman buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay at ang iyong pangalan ay kikilalanin sa harap ng Ama at ng kanyang mga anghel. Kanino pangako ito? Ito ay pangako niya sa lahat ng nagtatagumpay. So tatanungin ko kayo ulit, ikaw ba ay nagtatagumpay? Yes po, sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay ibinigay sa iyo nang ikaw ay tunay na sumampalataya sa Kanya. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay at tandaan natin palagi, walang anak ng Diyos na talunan. Ang tagumpay mo ay hindi sinusukat ng mga tao. Ang tagumpay mo ay hindi sinusukat ng simbahan mo. Ang tagumpay mo ay lalong hindi sinusukat ng pastor mo. Ang tagumpay mo ay sinukat na ng Diyos. At ang tagumpay mo ay sapat. Dahil ang tagumpay mo ay ang tagumpay ng Panginoong Jesus. His grace is sufficient for us. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ngayon, kanino ka maniniwala? Sa pastor mo o sa pangako ng Panginoong Jesus? Well, kayo na po ang sumagot. Kaya tandaan po natin ang mga salitang ito. In Christ, my name is indelible in the book of life. Katulad ng assurance and security ng buhay na walang hanggan na napag-aralan natin sa part 1, ang buhay na walang hanggan ay ibinigay na ngayon. Gayun din ang victory na tinutukoy dito ng Panginoong Jesus ay naigawad na sa mga tunay na sumasampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ang tanong sa mga nagsasabi sa iyo na naburan na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, paano nila nalaman na nabura? Paano nila nalaman na nabura gayong hindi naman nila alam kung ito ba ay naisulat? Kaya't ang tanong ngayon, kailan ba isinulat ng Diyos ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Sasagutin po natin yan sa part 3. Salamat po sa inyong pagsuporta sa munting channel na ito. Kung nais nyo pong patuloy na makapanood ng mga ganitong uri ng video, don't forget to subscribe at pakiclick na din po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na paksa na ating pag-uusapan. Pakitulungan na din po ako na maibahagi ito sa iba sa pamamagitan lamang po ng pag-like at pag-comment. At kung hindi naman po labis sa inyo, ay pakishare na din po ito sa mga tao na nais po ninyong bahagian ng magandang balita. Maraming salamat po sa inyong lahat at sumaatin po ang biyaya ng Panginoon.